Hey guys, you here, Jebel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay sasagot naman tayo ng isang question. Ang question na ito ay, lalaki ba ang koi fish sa maliit na lalagyan? So, without further ado, titingnan natin kung sasagutin natin kung lalaki ba ang koi fish sa maliliit na lalagyan. Okay, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating kapagong videos. Shout out muna tayo guys. Before tayo proceed, shout out sa ta. Shout out kay bro Alvin Villa Campa. Pa-entry busing and pa-shout out from Cebu. Okay, matik bro. Imong entry sa pre-raffle. Tancho koi fish. Okay, shout out di atan mga taga Cebu, mga tanang fish keeper, koi fish keeper sa Cebu, ako mga kauban diya sa kuan sa una. Sani ni Shikigo Cebu. Si Brixel Martinez, silang Arvin. O kuban pa diya ako mga amigo sa Cebu. Shoutout nyo diatanan. Thanks for watching bro Alvin Villacampa. Next si RG. RG Pama. Ludi, pa shout out. Pasali din to sa Rapulots. Gaganda ng koi new sir. God bless, keep safe. Thanks for the compliments bro. RJ Pama, automatic imong entry bro sa raffle. Good luck and keep safe also. God bless. Next, si Christian Di Costo. Nice bid bro. Magsinamok na po ko. Pa-shout out bro. Ha. Happy fish keeping. From Padada, Davao del Sur. Shout out diya tanan mga pataga Davao del Sur. Davao City. Kung bro indo si Arnel Gini Marsan, Venus Marsan, at si Dwayne Marsan. Shoutout diyata ng taga Davao del Sur. Thanks for watching bro Christian Di Costo. Happy fishkeeping, keep safe, God bless. Next, si Christopher. Pa-entry po, pa-shoutout po from Dumaguete. Kababayan. From City of Gentle People, Dumaguete City. Okay, shoutout dia kang Christopher. Tanan ako mga amigo dia, mga koi fish keeper o mga fish keepers. Sila Richard, sila Albi, Richard, sina Raquel, silang sa paniyay, naganan kayo mga Nining, sa Magakay. Uban pa niya si Oliver, akong kumpare, Oliver yan. Uban pa niya, kung wala na ako na mention, shoutout ninyo tayo sa Dumaguete. Kung tibok ni Gross. Happy fish keeper, keep safe everyone. God bless. Thanks for watching bro. Christopher. Next, si Edgardo Isperta. Pa-shoutout naman next video. Shoutout natin ka bro Edgardo Isperta. Thanks for watching bro Edgardo Isperta. Wala siya nag-mention siyang location. Next, bro Engelbert Camangyan. Shoutout sir. Okay bro Engelbert Camangyan, shoutout ni mo bro. Thanks for watching, keep safe and God bless. Next nga magpa-shoutout si Eric's Backyard TV. Kani kay Tagiag TV Station. Pa-shoutout sir from Samal Island, Davao del Norte. Ang talaga ng mga koy mo sir, idol. Thanks for the compliments bro. Shoutout niyo diyata na mga fish keeper, koy fish keepers sa Davao del Norte, Samal. Samal Island siguro ni. Samal Island yun diyan.
Hindi lang sama. Thanks for watching, bro. Eric's Backyard TV. Ubi at tanan ninyo mga taga Davao del Norte sa Samal Island. Keep safe, everyone. God bless. Next is si Grillon, bro. Grillon Mark Lasala. Thanks sa shoutout, bro. Shoutout, Permi, bro. Shoutout na to ni Permi. Sige, shoutout. Shoutout. Thanks for watching, bro. Grillon Mark Lasala. What a nice, keep safe and God bless. Shoutout ikaw kada video, bro. Gusto ka. Next si bro Jory Bangkaya. Sir, good day. Pasalit po sa raffle. Pa-shoutout na lang din po from Imlang, North Cotabato. God bless po. God bless to Joey bro Bangkaya sa Imlang, North Cotabato. Asan yung Imlang, North Cotabato lang eh? Imlang. Madalang. Unsan yung Imlang, North Cotabato. Shoutout diya tanan mga taga Imlang, North Cotabato, tanan nga fish keepers, koy fish keepers diya taga Imlang, North Cotabato. Shoutout. Thanks for watching, bro Joy Ray Bangkaya. Keep safe and God bless. Sunod si Luther Pascua. Paintry boss, pa shoutout po from Davao City. Shoutout din natin ng mga fish keepers sa Davao City. Thanks for watching, bro. Luther Pascua from Davao City. Keep safe and God bless. Sunod si RG. Pa-shoutout from Labangan sa Bunga del Sur. Taga-Labangan. Shoutout din rita ng Taga-Labangan. Sige nga, naramon niya. Taga-Labangan. Thanks for watching, bro RG from Labangan, Zamboanga del Sur. Keep safe and God bless. Okay. Next si Ronald Amor. Pa shout out idol, salamat, more blessings to come. Daghan ko ng katunan sa imuha video. Unta makapalit ko sa imuha koy fry pohon, barats lang, hindi man ko nagbaligaw. Kuan bro, koi fry. Shoutout ni diatana ninyo sa ganito inyo. Pagka natunan na, wala man gimension na yan, location. Thanks for watching bro Ronald Amor. Sorry bro, ako nang baligya o koi fry. Dili po hindi na mabiyahi, mamatay dayon bro. Sensitive pa ang koi fry. Thanks for watching bro Ronald Amor. Keep safe and God bless. Sunod. Shout out kay Shavin Choi Wills. Shavin Choi Wills Warren. Sakto ba rin pa pronounce? Shavin Choi. Shavin Choi Wills Warren. Pa-shoutout niya ko bro. Next video ni mo. Okay bro. Shoutout ni mo niya. Shavin Choi Wills Warren. Thanks for watching bro. Keep safe and God bless. Sunod. Si Val na ulang malay. Val Renard Abad from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Pa-shoutout boss, thanks. Shoutout di atanan taga Zamboanga del Norte. Tanang Zamboanga del Norte mo, di pulog. Oh, i-shoutout po na ako akong kuan, igsoon diya si It's Edelweiss Bagayas ug ang iyang gwapong bana si B-Boy. Og ilang gwapong anak nga si Gino. Yeah, shoutout na ako diya sa dipulog akong sister. Okay, thanks for watching bro Val Renard Abad.
keep safe and God bless. Kung sino gusto magpa-shoutout, guys, comment down below, guys. Okay, padayon na ta sa atong video. So guys, una natin gagawin ay kunin natin ang volume ng koypan na ito. Susukatin natin ang koypan na ito at kunin ang volume itong cement koypan na maraming koi fish nasa mga 30 pieces plus na lang yata ang natira na mga koi fish. Ang sizes nila ay nasa between 4 to 5 inches ang nasa dito sa koi pan na ito. Ang kapatid nila ay nag-iisa naman dito sa koi pan na ito. So kunin din natin ang volume ng koi pan na ito para ma-compare natin silang dalawa. Ang dito, i-measure din natin ang size ng koi fish na ito na siya lang mag-isa. At i-compare natin dito sa koi pan na ito at may 30 plus na koi fish sa loob. Sila ay magkapatid lamang para ma-compare natin kung ano ang growth rate ng koi fish kung bigyan siya ng tamang space. Okay, so ensure na natin, guys, tara. So guys, kukunin na natin ang volume ng mga koi pan na mini-measure natin. So yung cement pan ay ang width niya ay 4.3 inches, ang length niya ay 10 feet and 3 inches. Yung lalim ng water level niya ay 1.2. So calculate natin ang volume, guys. Sama yun. Calculate. Nasa 340 lang. 4.3 length niya ay 10.3. Ang deep, ang water level niya is 1.2 lang. So ang volume niya, US gallon, ay nasa 380 lang. 0.18. So tingnan nyo, guys, hindi talaga sila tutubo kasi 380 gallons lang. Display, ano lang yun eh, display tank. 380 gallons, dapat isa lang yung pwedeng may lagay yun. So yung trapal pan naman, trapal pan, dahil ang width niya ay 3.8 inches, 3 feet and 8 inches. Das ang length niya is 10 feet. 10 feet. Tapos ang depth niya ay 1.2. Ay, 10 feet, width niya ay 3.8.
ang depth niya is 1.3 yung water level. Calculate natin, guys. So nasa ang volume nito ay nasa 342.86 US gallon. So hindi nga siya umabot ng 400, so minimum lang siya na isang koy lang ang ilagay. Yung trapal pan, guys. Okay. So ngayon, guys, ay hulihin na natin ang koi fish dito. At dito, magkuha tayo ng sample at ilagay natin sa batya para ma-compare ang sizes nila. Dito, mag-isa lang siya. So, enough. Meron siyang sapat na lalanguyan. Wala siyang kupitid siya. Dito, 30 plus sila before. Mas madami itong hindi pa na sold out yung iba. Kasi ito ay display pan. Dito, ito ay mga para pang benta. For the sake of experiment, para ma-proof natin ang importante ng space ng fish pan, ang maximum size nga for full potential growth ay 1,000 gallons per fish. So ito ay po-proof na importante talaga ang space sa pagtubo ng isda. So ito, kuha tayo ng sample ng koi fish dyan. Kapatid lang yan dito sa mag-isa na koi fish. Dito, sige. Huli na natin, guys. Nakatakas, guys. Measure natin size nito, guys. Thirteen inches na siya, guys.
here. Lagay muna natin siya sa clear chrome. Kita nyo guys. At kukuha ako ng kapitid niya dito. At i-measure natin. Kuha lang ako ng isa sample. Ilagay ko dito para makita niyo ang comparison. Ito na guys, ang kapatid niya. Yan. I-measure natin yung kapatid. Five and a half inches guys ang kapatid ng ano. Tingnan nyo ang diferensya. 5.5 inches din itong kapatid niya ay 13 inches. Yan. Ano ito guys, itong kapatid niya ay platinum siya ang base niya, platinum, kasi ang ama nito ay platinum kuha ko. So meron siyang metallic luster, platinum base niya, ito white, puting puti siya kasi platinum. Ito ay platinum hariwaki kuha ko, ito ay normal na kuha ko. Yan, na inirit sa mama nila. Ito sa papa niya. Ito, nakita nyo, may nag-develop na kagad ang hump niya. Malaki itong koi fish guys. Ang jumbo ito. Bata pa ito. Wala pang 1 taon. So, ito, malaki ang ulo, malaki ang bibig. Malaking katawan, may hump dito. Saka maganda siya kasi puti ang dorsal, puti ang caudal at pectoral. Saka ang ito lang ang lumagpas ang red orange na pattern niya sa ulo dito sa mata. Pero meron siyang kiwa, so madami din siyang magandang traits at magandang katawan. So overall maganda siya. Ito pula ito siya. Bata pa, mag-develop pa yan. Tingnan nyo ang ulo niya. Medyo mapula na. So yan guys, na natin na meat busted na ang importansya ng space sa koi fish. So yung nagtanong, natutubo ba ang koi fish? Yung tanong, natutubo ba ang koi fish sa maliit na lalagyan? Tutubo pero mahina guys. Hindi tulad ng dito,
malaki ang space siya na mag-isa, ay tutubo lagi talaga siya sa maximum ano growth potential niya. Ito nga ay aerator lang ang ano nito, nagsiserve as filtration at saka yung mga live plants at algae lang ang nagpro-process ng waste niya. Makaya lang ng ano natural beneficial bacteria ang pag-process ng waste niya kasi siya lang mag-isa dito. Tulad ng kapatid niya doon, madami sila. Kahit may filter. So, kailangan talaga guys ng enough space. Okay? So, kung meron kayong tanong, comment down below lang guys. At kung sino yung gustong magpa-shout out, comment down below. Share yung video na ito din guys sa mga ano, fellow koi fish keeper natin, keepers natin, para alam nila guys kung ang anong tamang gawin sa ano, anong pag-alaga ng koi fish. Okay, keep safe everyone, God bless.